Hello mga ka-garden! Kumusta naman kayong lahat? At sana ngayon nasa mabuting kalagayan kayo. Kasagsagan nga pala ng bagyong Christine ngayon dito. Kaya naman hindi tayo makapag-garden ngayong araw na to. At sasamantalahin ko na nga ang pagkakataon. Habang masama nga ang panahon, ay gagawa na lang tayo ng mga box ng bees. Matagal-tagal ko na nga rin pinagplanuhan to. Kaso nga lang medyo naging busy tayo sa mga lettuce. Outside checking nga pala muna ako sa kanilang mga hive. So ayan, ganyan sila kapag umuulan. Hindi sila lumalabas. So ito, umaapaw na yung ating mga chamber dito. Kaya ayan, kailangan na talagang dagdag tayo ng kahoy. Yun, doon na. Medyo marami pa nga yung kailangan natin gawin para nga dito sa mga box ng bees natin. At mas maganda nga nang simulan habang tag-ulan pa. At preparation na nga rin ito para kapag sumapit nga yung honey flow or summer season ay hindi na nga tayo mawindang sa paggawa ng mga box. Kaya tara, umpisahan na natin. Meron na nga pala akong nabili dito dati ng mga wood. Mabuti na nga lang at hindi pa nga ito nabubulok. Dahil last August ko pa nga pala ito nabili. Pinasok ko nga pala yung mga wood dito sa loob ng bahay. Dahil nga para dito ko na lang ito sukatin. Tumitilamsik nga kasi yung ulan doon sa labas. So ayan, bali ito yung pagsusukatan natin ng gagawin nating box. Ipakita ko na rin sa inyo dahil may nag-request po sa atin kung paano po natin ginagawa yung box ng ating mga stainless bees. Sa inches tayo magbe-base. So ito yung pinakang entrance niya. At ito yung kanyang sukat. So hindi natin ito isasama. Dahil ito lang yung ikakat natin. So, bali ang sukat niya dito ay 8 inches. Ayan dito. At dito naman sa kabilang side, ang sukat naman niya ay 10 inches. So, yun yung ikakat natin na sukat ng ating mga box. So, ayan, simulan na natin. At shoutout nga po pala kay Jermari Jacinto na nag-request ng video ito. Maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay. Etong at inumpisahan ko na sukatin itong ating mga wood. At medyo nagdikit-dikit na nga lang ang ilan sa mga ito. Dahil medyo natagalan na nga rin itong nakatenga. 11 centimeters nga pala ang lapad nito. Tapos yung kapal naman ito ay half inch lang. Matapos ko nga pala itong sukatin, ay dito ko na nga lang ito sa labas puputulin. Masyado kasi maalikabo kapag nagpuputol nito. Sinubukan ko nga palang ipagputol itong jigsaw ko. Kaso hindi talaga magpantay. Kaya mano-mano na lang yung ginawa ko pagputol dito. Medyo may katagalan nga lang talaga kapag mano-mano. Pero okay na nga rin na ganito. At least sigurado naman talaga na magpapantay ang putol nito. Ilang beses na nga rin pala ako nag-attempt na gamitin ang jigsaw na to. Kaso kahit may guide talaga ay hindi pa rin ito nagpapantay. Baka nga pala may suggestion kayo kung paano nga ba magpapantay ang putol nito. Dahil medyo nakakainip nga rin magputol ng mano-mano. At hindi nga lang ako ang naiinip dito. Itong alaga ko. Tingnan nyo naman guys, nakatulog na siya oh. At sa wakas ngayon natapos din yung pagpuputol natin. Ngayon naman ipapako na natin ito para mabuo natin yung box. Ginamitan ko nga pala muna ito ng drill. Para nga hindi bumitak itong mga wood kapag pinako na. Medyo maninipis nga lang kasi yung mga ito. Kaya naman talagang kailangan ito butasan bago ipako. At pagkatapos ko nga ito butasan ay pinako ko na rin ito. Tigagatlong pako nga pala yung nilagay ko sa bawat gilid nito. Para siguradong hindi agad masisira kapag iaangat natin ang bawat chamber. Lalong lalo na nga kapag nag-inspection tayo ng mga hive. Dahil medyo matitigas nga ang propolis ng mga stingless bees. Ito na po yung ating natapos na mga boxes. Bali, 9 na piraso po yung ating nagawa. Hindi pa tapos to actually. Kasi ilalagyan pa natin siya dito ng butas. So, dito yung magiging entrance ng mga bees. And syempre, ilalagyan pa natin to ng division. So, kailangan kasi to ng lagyan sa bawat division ng mga chamber or boxes. Dito kasi sa first chamber, dito naglalagay ng mga eggs yung mga stingless bees. So, dito sila nangingitlog. Dito naman sa pangalawa, nandito yung propolis, pollen, and syempre may mga eggs dyan. So, dito sa third chamber, dun talaga sila naglalagay ng mga honey. So, kaya napakahalaga talaga na tatlong boxes yung gagawin natin sa isa colony. So, ang kulang lang kasi sa mga ano natin, dito sa mga bees natin, is third chamber. Kaya umaapaw na yung kanilang mga hive. Eh, kasi dalawa lang yung ating nilagay. Kasi last time, nabitin po yung ating mga kahon, kaya ganun yung ginawa ko, hanggang dalawang chamber lang. Pero okay lang, at least lalagyan na natin ito ng third chamber. Dito na nila ilalagay yung mga honey nila. So doon naman sa pangalawang chamber nila is naglalagay din naman sila ng honey at saka pollen. At the same time may mga itlog na nakalagay din doon. Pero mas mahalaga talaga na meron silang third chamber para at least doon na lang nila ilalagay yung mga honey nila. So ayan guys, sana po ay may natutunan po kayo sa ating video. At maraming salamat po pala sa nag-request ng tutorial na ito. Ayan, sa mga susunod na araw, kung magiging tuloy-tuloy po yung ating magandang panahon, ay tayo po ay mag-inspect ng mga bees at bubuklatin na natin yung loob ng mga kahon nila.
At the same time, mag-split na rin tayo at mag-harvest na tayo ng mga honey. Guys, at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na sumusubaybay ng ating mga videos. Ingat po tayo at keep safe everyone. Bye-bye!